Tapos ngayon kukuha kayo ng mga show na basura. Ay! Diba? Basura. Basura ba? Uy, kasi diba ano? Hey guys! Magandang hapon and welcome back dito sa ating YouTube channel. And for today's video, eto na naman nga po tayo at mag-a-update na naman hinggil po sa kinakaharap na issue ng Itbulaga at ng TVJ. So simulan na nga po natin ang ating balitaan at eto po ay pumapatungkol sa chismis po na bit-bit na naman ni Christy Fermin. So kung nanood po kayo ng kanyang vlog, eto at sinabihan po na basura ng kasama po ni Christopher Min or si Wendell ang It's Showtime. So basura daw po ang It's Showtime na pinupulot naman ngayon ng GMA 7. Kasi kaya po niya natawag na basura ay dahil wala daw po itong tahanan. So nasa labas. Ito nga, pakinggan po natin ang mga maiinit, maanghang na patutsada ni Christopher Min at ni Wendell sa GMA Network. O, hindi main channel yun. Tama. So, paano ngayon yan? Lahat sila nag-a-adjust. Kaya, marami rin sinasabi ngayon ng mga tao tungkol sa GMA. Itong GMA talaga. Uh-huh. Dating biruin mo, hindi nila inisip. Pinaringgan sila nung kinuha nila ngayon. Ano yun? Hindi malala sila. At saka, alam na gano'n. At saka, ang sakit sa tenga nung, ano ba yan? Pera-pera na lang balabanan. Ayan, ang pinakamasahay. Pera-pera na lang balabanan. Hindi man lang sila nagkaroon ng respeto do sa matagal nang umuupa sa oras nila. Correct. Tapos, kumuha pa sila ng kabanggaan ngayon. At saka, diba? Alam mo, dapat itong Jamie management, paninindigan nila. Diba, ano? Diba kasi sabi nila noon, sila ang number one, diba? Pinapalabas nila yung kalimang mga rating, natalo yung ganito, GMA sa buong Metro Manila, tapos yung outside Metro Manila. Tapos ngayon kukuha kayo ng mga show na basura. Ay! Diba? Basura ba? Uy, kasi diba, anong pabatingin natin dun sa showtime? Eh, wala silang sariling bahay. Oh. O diba, ay basura pag sinasabing tapon na lang saan, gano'n, diba? Ay, gano'n. Oo. Para doon na lang pupulutin. Doon na lang pupulutin, no? So, parang dumpster diver. Lumalim na talaga ito. So yan po ano ang talagang napaka maanghang na pahayag po ng grupo po ni Christopher Min sa kanyang vlog. At marami pong umalma at hindi po ito nagustuhan. At ang isa po sa pinakamasakit dito ay pati po ang TVJ ay nadadamay po dahil po sa kanila. Ngayon ang tanong, paano po nadamay ang TVJ? Ano naman po kinalaman ng TVJ sa paninira at pagsasalita ni Wendell sa It's Showtime na ito'y isang basura? Ito ay dahil di umano sa sobrang pagka-OA po ng pagli-lift up or pag-angat po ng Team SNN Showbiz Now na sa TVJ. Baka raw sa sobra pong pag-angat nila sa TVJ ay biglang lumagapak naman ang TVJ dahil sa ginagawa nilang paninira sa It's Showtime. So sila ang gumagawa ng way para tumabang ang pagsuporta ng netizens sa TVJ dahil sa ginagawa nilang paninira. Para kasing lumalabas, kasi sila po yung tagapagtanggol ng TVJ. So lumalabas na parang pati po TVJ ay sinisiraan ang It's Showtime. So ganun po yung lumalabas kasi nga ang masyado po silang OA sa pag-angat po sa TVJ. Sabi nga po dito ng isang commenter po ng SNN na si Car WN Adorado, baka sa sobrang angat nyo sa TVJ, biglang lumagapak yan. Dahan-dahan lang at baka makarma. Kasi grabe naman daw po talaga yung binitawang salita. Sa It's Showtime, ultimo po yung mga fanatic po ng Dabber Cards ay hindi rin po nagustuhan dahil grabe po yung kanilang mga binitawang salita. Sabi nga dito, fan din ako ng TVJ pero huwag naman sabihin na basura ang Showtime. Sabi po ito ni Angelica Anoy. Dahil same din silang nakakapagpasaya ng tao at nakakatulong, support na lang po tayo sa kanila with crying emoji. Sabi naman ni Jeffer Z, grabe naman, ngayon lamang ako magdi-disagree sa inyo. Fan ako ng TVJ and Dabber Cards pero hindi basura ang It's Showtime. Samantala sabi naman ni Boggs, hindi basura ang Showtime, walang basurang may award. Kung may prangkisa naman talaga kami sa probinsya, ay It's Showtime. And meron din po nagsasabi na walang anumang show ang matatawag pong basura. Sapagat ito po ay talagang pinagtatrabahuhan
pinagpapaguran, hindi lamang po ng mga host, hindi lamang ng mga horado or sino man po na kikita sa harap ng camera, kundi pati po yung mga nasa likod ng camera. Talagang pinagpapaguran po nila yan para maging perfect po ang show, tapos tatawagin lang na basura. Sabi po ni Michiri Yuki, di ako fan ng Showtime, pero walang program na basura. Pinapaguran at binibigyan niya ng malaking puhunan, tapos yung guard tinawag pa niyang mababang tao. Hay naku Wendel, preno din Andila. And yan po nakakalungkot, no? So yung mga guard, paano pa po yung iba pang tao? Kapag may nakakasalubong siya, halimbawa janitor, mababang tao po ang tingin niya dyan. Kapag may nakikita po siyang street vendor, mababang tao ang tawag na, niya doon. Kasi yung guard ay tinatawag niya rin pong mababang tao. So kung hindi po artista na nakikita po sa telebisyon at hinahangaan ng marami, ay mababang tao na po ang tawag niya. Kaya naman maling-mali at inalmahan po talaga ito ng marami. Meron nga din pong nagkomento doon na sinasabi na yan raw po talaga ang taktika ng press. Ganyan daw po talaga ang style ng press kahit noon pa man. So dati-dati daw po mabenta yan. Pero kailangan sisiraan, dudurugin nila at sasabihan ng hindi maganda ang gusto nilang sira ang show. Kasi, kagaya po ng Showtime kasi, big threat po ito para sa TVJ. Which is true dahil kapag napunta na po sa malakas na mas malawak po na coverage ang It's Showtime, ay big threat po ito para sa TVJ. Kaya raw siguro kanilang sinisiraan ang It's Showtime ngayon. Pero hindi na daw po yan umuobra ngayon. Dati daw po ay talagang umuobra pero ngayon hindi na. Dahil matatalino ng mga tao at hindi na daw po madali pang maluloko. Mentala, sabi naman sa komento ni Michael De Silva, grabe naman kayo sa Showtime. Mas lalo talaga nalalaman ng tao na bias kayo. Hindi basura ang Showtime. Unfortunately, na lang na nawala ng prangkisa ang ABS-CBN. Pero madaming tao ang nanonood sa Showtime. Sa 10 sinabi niyo sa Showtime, isa lang ang positive. The rest ng comment niyo negative. Sina TVG naman, lalo na minsan si Joey, ang basura din ng mga sinabi, mga jokes, mga offensive pa. Mga offensive pa nga lalo na dati about sa depression. Sana patas kayong humusga. Sabi naman ni Benita Nuwit, basura ba ka mo, Wendel? Grabe ka. Okay lang magbigay ng opinion, pero wag naman manlalait. Porque walang sariling network ang It's Showtime, ganyan na ang turing mo sa kanila, hayaan nyo may pagpipilian ang mga manonood. So yun po ang mahirap talaga dahil talagang masasabi po natin to na pambababa at pangmamaliit po sa It's Showtime. Kahit nga po OG The Record Supporter ay foul ang sinabi nilang ito, sobra-sobra na po. Talagang pati po tuloy TVG ay nadadamay, o diba? Meron pong nakapagsalita rin na hindi maganda sa TVG. Kasi sa sobra po nilang pag-lift up sa TVG, nadadamay po nila. Yung mga sinasabi nilang hindi maganda, sa TVG po ang negatibong resulta. Sabi naman ni Eden Sky, hindi po basura ang 13 years na Showtime. Hindi kukunin ng GMA ang show na walang kalidad. Magagaling at kilala ang mga ibang talents ng It's Showtime. Vice Ganda, Ann Cortez, Kim Chu, Jong Hilario. Hindi po sila basura. Strong word ang basura. Samantala, ayun naman sa komento ni Jeffrey Warha. Grabe naman itong si Wendel kung makabasura. Hindi ba dapat ang isang walang bahay ay tinutulungan? Hindi naman niya kasalanan na mawalan ng bahay. Kung makabasura ka naman, huwag naman ganun. Manalamin po muna kayo. At isa pa, dati nang magkatapat ang original It Bulega at It's Showtime. Bakit hindi na lang po kayo maging masaya sa bagong bahay ng Showtime?
Tapos puro kayo, dapat ganito, dapat ganyan. Parang ang perfect po ninyo. Ninyo po. Eh di kayo po ang umupo na lang sa posisyon nila. Iba po ang pagbibigay ng opinion sa masyadong marunong pa sa executives na nasa battlefield mismo. So yun lang po ang update natin ngayong araw. Huwag kalimutang ilagay ang inyong mga komento at saloobin at reaction dyan sa baba. And don't forget then to click the subscribe button and notification bell for more updates.